Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bumagsak na sa kamay ng Russian forces ang siyudad ng Kherson sa Ukraine. Kinumpirma ito mismo ng mayor ng lungsod na nagsabing the city has fallen. Inihayag din nito na umatras na ang Ukrainian soldiers na nasa lungsod. Kasabay nito ay inatasan niya ang mga residente na sundin ang utos ng Russian forces. Ang Kherson City na may 300,000 residente ang unang urban city na bumagsak sa Russian military. Nabatid pa sa alkalde na nasa 10 Russian officers ang pumasok sa kanilang city hall at sinabing maglalagay sila ng sariling administrasyon. Suportado ng nakararaming miyembro ng League of Municipalities of the Philippines o LMP ang kandidatura ni na dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Narvacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavez Singson Sr. na sa 1,480 LMP members, nasa 80% o 1,200 ang sumusuporta sa pambato ng Uniteam. Nilinaw naman ni Singson na hindi nila pinilit ang kanilang mga miyembro para suportahan ang kandidatura ni na Marcos at Duterte Carpio. Kaugnay nito, nakatakdang magtungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Narvacan, Ilocos Sur para sa inaugurasyon ng bagong gawang palengke. Pero pagdidiin ni Singson na hindi niya hihingi ng pag-iendorso ng Pangulo para kina Marcos at Duterte Carpio. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na magiging patas ang kanilang presidential at vice presidential debates. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na walang ibang layunin ng debate kundi tulungan ng mga botante na makapamili ng tamang kandidato. Siniguro pa ni Jimenez na wala silang kikilingan na sinumang kandidato o partido. Lahat anya ng paksa sa debate ay may kinalaman sa plataporma ng mga kandidato. Sa ngayon ay pinaplansya na lamang ng poll body ang magiging format ng itinakdang debate na gagawin sa Philippine Arena sa Bulacan sa March 19. Nag-confirm na ng kanilang pagdalo ang lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo maliban kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsabing hindi pa sila sigurado dahil sa hectic schedule ng pambato ng Uniteam. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.